Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na ang buhay ng mga mangingisda ay hindi lamang umiikot sa panghuhuli ng mga isda, dulot na higit na mas madalas pa nga silang nakakatuklas ng mga kakaibang bagay sa ating karagatan kumpara sa nag-iimbestiga ditong mga eksperto? Kaya mula sa apoy na biyaya raw ng isang santo hanggang sa nagliliwanag na tubig sa dalampasigan, ay ito ang 10 pinaka nakakagulat na larawang nakuhanan ng mga mangingisda sa ating karagatan. At kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, St. Elmo's Fire. Ang tinatawag na St. Elmo's Fire ay yung hindi may paliwanag na pagliwanag ng dulo ng mga sandata ng mga mandirigma sa karagatan na unang natuklasan ng mga sinaunang Romano matapos bigla na lamang umilaw ang dulo ng kanilang mga sibat sa kalagitnaan ng kanilang pakikipaglaban sa karagatan na marami ang naniniwala na posibleng ibinigay daw sa kanila ni St. Elmo na namatay habang binabaybay ang dagat. Dulot na bago raw mamatay ang santo, ay sinabi nito na kahit na mamatay pa siya, ay patuloy niyang babantayan ang mga tao na maglalayag sa karagatan, na siyang naging dahilan din para maging ganito na lamang ang tawag sa kakaibang pinomina na sa kasalukuyan ay patuloy pa ring lumilito sa isipan ng mga eksperto kung saan ang kanilang tsorya para sa dahilan ng pangyayari na ito ay ang pagkakabuo ng kidlat sa ating kalangitan na siyang nagdudulot para maipasa nito ang kanyang electric charge sa armas ng mga sundalo na kalaunan ay magiging dahilan para magliwanag ang mga ito. Number 9, nakakapangilabot na isda. Alam mo ba na mayroong nahuling isda ang isang mangingisda mula sa bansang Thailand na matapos niyang i-post sa social media ay talaga namang nagdulot para kilabutan at matakot ang lahat ng taong nakakita sa itsura ng isda na ito? Ito ay dahil sa unang kita pa lamang ng kahit na sino sa atin, sa nasabing nila lang ay agad na nating mapapansin na meron itong mukha na parang isang nahihirapang tao na siyang naging dahilan para marami ang magsabi na posibleng sinumpa o sinapian ang isda na ito. Pero mabilis naman itong itinanggi ng mga eksperto, dulot na ayon sa kanila ay isang stargazer fish lamang ang isda na madalang lamang dapat natin makita sa kadila ng madalas na naniniraan sa sahig ng ating karagatan ang nakakapangilabot na uri ng isdang ito kung saan ito maghihintay ng walang kamalay-malay ng mga nilalang na kanilang kakainin at magiging biktima. Number 8, kakaibang dila. Sa dinami-rami ng maaaring mahuli sa ating karagatan ay sigurado ako ang nahuli na ito ng isang mangingisda sa Atlantic Ocean noong taong 2021 ang isa sa pinakakakaiba sa lahat. Sa kadila ng matapos niyang mabingwit ang isang red snapper na merong timbang na 3 kilo ay agad niyang napansin na merong kakaibang bagay na nakakapit sa bunganga ng isda na matapos niyang inspeksyonin ng maigi ay natuklasan niyang tila ba pumalit na sa dila nito. Kung kaya't agad niya itong ipinagbigay alam sa mga eksperto na kalaunan ay natukoy na ang nakaipit na nila lang ay isang parasite na kung tuwagin ay tongue-eating lus o Cymatoa exiguoa na unti-unti raw kinakain at sinisipsip ang dugo ng dila ng nakapitan nilang isda hanggang sa tuluyan na nilang palitan ng nasabing organ. Sinasabing ito ang natatanging parasite sa ating planeta na kayang palitan ang isang bahagi ng katawan ng nilalang na kanilang kinakapitan na talaga namang magpapatayo sa balahibo ng sino mang tao. Number 7, dambuhalang goldfish. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na kumpara sa mga nakasanayan nating goldfish sa mga aquarium na umaabot lamang ang laki sa ilang sentimetro, ay posibleng umabot ang laki ng nilalang na ito sa higit pa sa laki ng ating ulo? Ganito na lamang ang natuklasan ng isang mangingisda matapos niyang mapagdesisyon ng mamingwit sa isang fishing farm sa rehiyon ng Champagne sa bansang France, dulot na nahuli niya sa lugar ang isang goldfish na mayroong pangangatawan na umaabot ang bigat sa 30 kalahating kilo na talaga namang gumulat sa lahat ng nakakita sa kanyang tao
Ang dambuhalang goldfish na ito ay kilala na raw sa lugar sa kanyang pangalan na Carrot, na nakuha nito dahil sa matingkad na orange na kulay ng kanyang pangangatawat, kung saan ayon sa mga eksperto ay naging ganito na lamang daw ang laki ng isda, hindi lamang dahil sa pinaghalo niyang leather carp at koi carp, kundi dahil sa 20 taon na siyang payapang naninirahan sa lugar. Dahil rito ay matapos mapicturan si Carrot ay muli din naman siyang ibinalik sa tubig, kung saan siya patuloy na lalaki pa at magpaparami ng kanyang lahi ng malalaking mga isda. Number 6, Dobleng Huli. Buwan ng Hulyo taong 2019 ay merong mangisda na payapang namimingwit sa katubigan ng dagat sa Harris County sa estado ng Texas, sa bansang Amerika, nang bigla na lamang siyang makahuli ng isang mabigat na bagay na inabot siya ng ilang minuto para lamang mahatak. At matapos niyang matagumpay na mahila ang kanyang nabingwit, ay labis na lamang ang kanyang naging gulat sa kanyang nakita. Dulot na tuklasan niya na hindi lamang isang ordinaryong isda ang kanyang nahila, kundi meron ding isang ahas na nakapulupot sa kanyang nahuling isda. Mabuti na lamang at naging mabilis ang pag-iisip ng nasabing mangisda, kung saan agad niyang tinakot ang ahas gamit-gamit ang kanyang daladalang kutsilyo na siyang naging dilan para mabilis itong gumapang papalayo. At matapos niyang gawin ang pagliligtas sa isda, ay muli din naman daw ibinalik ito sa tubig ng mangisda. Nalabis na lamang na umantig sa puso ng mga nakapanood sa video sa social media. Number 5, Bangkay ng Higanteng Isda. Noong buwan ng Disyembre taong 2021 sa isla ng Fayal sa rehiyon ng Azores sa bansang Portugal, ay merong natuklasang nagpapalutang-lutang na bangkay ng isang nilalang. Ang mga mangingisda na noong una ay sinubukan nilang iakyat sa kanilang mga bangka, pero matapos nilang matuklasan na sobrang bigat ng isda, ay agad na nila itong ginamitan ng kanilang mga makinarya. Matapos madala sa Pampang ay una muna nilang inalam ang uri ng nasabing isda. Nakalaunan ay natuklasan nila na isang sunfish na kilala sa pagkakaroon nila ng bilugang pangangatawan na nakatutulong para mas makontrol ng nilalang ang temperatura ng kanyang katawan. Na matapos timbangin ng mga mangingisda ay natukoy nila na umaabot ang timbang sa halos 3,000 kilo. Na siyang naging dilan para makuha nito ang titulo sa pagiging pinakamabigat na bony fish na nahuli sa kasaysayan ng mundo. Number 4, Minalas na Mangingisda. Ang mga hito o catfish ang isa sa paboritong hulihin ng mga mangingisda, hindi lamang dahil sa madali silang mabingwit, kundi dahil sa meron silang masarap na lasa. At para mas mapadali pa ang paghuli ng isda na ito, na talaga namang paborito ng masa, ay merong bagong naimbentong paraan para mahuli ito. At ito ay ang tinatawag na noodling, na isinasagawa sa pamamagitan ng pagpasok ng kamay ng mga mangingisda sa mga buta sa sahig ng mga ilog o lawa, kung saan nakatira ang uri ng nasabing isda, na kahit naigit na mas mabilis at mas madali kumpara sa ordinaryong paraan ng panghuhuli, ay higit naman itong mas mapanganib na napatunayan ng isang mangisda na minalas sa paggawa ng ganitong uri ng panghuhuli sa kadilanang noong ipinasok niya ang kanyang kamay sa isang butas para maghanap ng hito, ay nakaramdam siya ng matinding pananakit kahit na nakasuot na siya ng espesyal na guwantes pang protekta sa kagat ng mga catfish, at nang hablutin niya ang kanyang kamay para makita kung ano ang kumapit rito, ay natuklasan niya na isang snapping turtle pala ang kumagat sa kanya. At dahil sa ang uri ng pagong na ito, ang isa sa may pinakamalakas na puwersa ng pagkagat sa ating planeta, ay hindi may tatangging sadyang matinding pinsala ang tinamo ng kamay ng nasabing mangingisda. Number 3, Flying Fish. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga isda na naninirahan sa ating karagatan, na kaysa lumangoy ay lumilipad sila na parang mga ibon? Ang uri ng mga isda na ito ay ang tinatawag ng mga flying fish na naninirahan sa iba't ibang panig ng ating planeta, kung saan kumpara sa ibang mga isda ay mayroong kakaibang kapabilidad ang mga nilalang nito, na sigurado akong gugulat sa kahit na sino. At ito ay ang kanilang kakayanan na makalipad
na kanilang ginagawa sa pamamagitan ng mabilis na paglangoy sa tubig, na siyang bubuo ng momentum para makatalon sila sa impapawid, kung saan naman nila gagamitin ang kanilang manipis na mga palikpik na parang mga pakpak para makalipad. Sinasabing ang kakaibang uri ng isda nito ay umaabot lamang ang sukat ng pangangatawan sa 45 cm, ay sinasabing nagagawang makalipad sa taas na 650 talampakan na nagpapakita lamang kung bakit maraming mga mangisda ang tumatawag sa kanila na isda ng kalangitan. Number 2, kakaibang isda. Noong taong 2015, sa bansang Australia ay merong nahuling nilalak ang isang mangisda na talaga namang gumulat, hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa buong social media. Dulot na makikita sa mga litratong ipinost ng mangisda, ang isang isda nakapansin-pansing merong dalawang bunganga na noong una ay inakala ng mga tao na isang bagong uri ng isda. Pero kalaunan ay ipinaliwanag ng mga eksperto ng isda na ito ay meron lamang pambihirang kondisyon na kung tawagin ay Diprosopus, na nangangahulugang dalawang muka, na kahit na sobrang nakakagulat raw na makita, ay hindi lamang daw limitado ang kondisyon na ito sa mga isda, dulot na meron ding ilang mga tao ang naninirahan sa ating planeta na parehong dumadaan sa ganitong kondisyon sa pagkakaroon ng dalawang muka. Bago tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan, ay gusto ko munang makita mo ang litrato na ito na nagpapakita ng isang kakaibang nilalang na nakasalubong daw ng mga mangisda sa gitna ng karagatan, kung saan mapapansin sa nakuha ng larawan ang isang misteryosong halimaw na lumalangoy sa tubig na merong mukha na parang isang tao, kung kaya't maraming nagsasabi na posibleng siyokoy na ito, habang may ilan namang ipinaglalaban na isa lamang itong ordinaryong bato na meron lamang kakaibang itsura na talaga namang lilito sa kahit na sino. Number 1, nagliliwanag na tubig. Ang pinakahuling kakaibang bagay na natuklasan ng mga mangisda sa ating karagatan na tatalakayin natin sa listahang ito ay ang nadiskubre ng mga residente ng Java Island sa bansang Indonesia, dulot na sa kanilang paglilibot sa kanilang dalampasigan ay bigla na lamang nilang napansin na nagliliwanag ang kanilang katubigan. Nalabis na lamang bumahala sa kanila, kung kaya't agad na silang humingi ng tulong sa mga otoridad para matukoy ang dahilan sa kakaibang pinomena. Nagad namang natuklasan ng mga eksperto matapos ang kanilang pag-iimbestiga, kung saan ipinaliwanag ng mga ito na hindi raw dapat mabahala ang mga tao sa patuloy na pagliwanag ng tubig sa lugar dahil sa nadudulot lamang ito ng mga maliliit na nilalang na naninirahan dito na kung tawagin ay bioluminescent dinoflag lattice na hindi naman nakakapagdulot ng peligro sa mga tao, kung saan dapat na ikatuwa pangaraw nila ang pinomena na ito, dulot na paniguradong magiging dahilan pa nga ito para bumisita rito ang napakaraming mga tao. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Kaya para sa iyo kasaliksik, alin sa mga nadiskubring ito ng mga mangisda ang sa tingin mong pinaka nakakagulat sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.